mga commemorative 5 piso, isang 70th anniversary Lady of Landing at isang bagong bayani commemorative issue. Guys, welcome back po sa ating channel. KAALAMAN online nagbabalik at literal na nga pong nakabalik tayo. Kaya naman minarapat ko agad makagawa ng content ngayon para malaman ninyo na tayo po ay nagbabalik na sa ere. Ayan at so walang pasalamatan syempre lahat yung patuloy na nag-support sa ating channel, yung mga dati na nating mga viewers yan at sa mga baguhan. Guys, subscribe po kayo sa ating channel. Marami po kayong matututunan about sa mga barya. Ang una nating coin, isang 70th anniversary 5 piso Lady Gold Landing. So guys, no? Kasi iba, iniisip ng iba, eh, mahal ang value nitong mga commemorative 5 piso na ito. Mali po yung ating pag-aakala na iniisip nga natin na mahal ito maibibenta at yung palit nito sa mga collectors. No? Siyempre, mag-update tayo ngayon sa numista yan para ipakita sa inyo yung pinakamalapit na value ng gantong mga 5 piso unahin natin itong LGL Lady Gold Landing commemorative issue 70th anniversary yan landing no 1944 yan tapos andyan yung kanyang full specs at dito na agad tayo pupunta sa kanyang value. Kaya naman ang gusto ninyo yung value ang pinag-uusapan agad eh, no? So 2014, ayan o, kita nyo agad sa extra fine, 36 AU, 98 at kapag uncirculated ang iyong barya na kagaya nito, 70th anniversary ayan, nasa 100 pesos na po ang palit nyan. Pwede po natin gawin yan kung tayo po ay magbebenta ng mga ganyan sa mga group, sa mga page, sa mga collectors, no? At pwede rin kayong mag-listing sa aking page, KAALAMAN online Facebook page. Kapag uncirculated lang po guys, kapag hindi po uncirculated, hindi na kasi masyadong pinapansin yan ng mga nagko-collect eh. Di ba guys, gusto kasi ng mga nagko-collect yung kanilang kukunin ay maganda, makintab, no? Ayan, sumunod, dito naman tayo sa bagong bayani 5 piso. Tingnan nyo guys, no? Dapat at least ganyan kakaganda ang inyong mga commemorative 5 piso para malaki po ang posibilidad na mabibili, no, kung marami kayong stock na ganyan. Pwede po kayong magbenta niyan kahit sa online. Marami po kayong platform na online na mapupuntahan para magbenta ng inyong mga coins, no? Pero kung kukunti pa lang ang inyong mga commemorative 5 piso, mas maganda itabi niyo muna yan. Mas maganda rin kasi meron din kayong sariling koleksyon. Diba? Ito, punta tayo dito sa numista 5 piso bagong bayani. Ginawa ang baryanto guys para kilalanin yung mga ating mga OFW hero, no? Ayan, commemorative issue bagong bayani. At andyan ang kanyang full specs at mga impormasyon about sa baryang ito. At mapunta na tayo sa ating concern, yung value na gustong gusto ninyo, diba? Karamihan eh, ayan, agad ang hahanapin kapag merong vlog about sa barya. Tingnan nyo, sa very fine, 59, extra fine, 50, AU. AU guys, yung almost uncirculated yan, ha? Or about uncirculated. Pareho lang po yun. No? Tapos sa uncirculated condition, 113. Mas mataas lang ito ng ilang piso itong bagong bayani 2014. Eh. O halos pareho na lang din ang value yan. No? Dun sa 78 Lady Gold Landing. No? Or magkakatalo na lang itong dalawang commemorative 5 piso na to siguro sa error coins or meron siyang special na kakaiba sa barya, no? Error coins nga, no? Kasi itong mga 2014 commemorative piso na ito ay maganda pong i-collect at yung iba niyan talagang sinisikap yung mga collectors na sinisikap nila makabuo ng mga commemorative piso lalong-lalo na dito sa mga 5 piso, 1 piso at sa 10 peso at meron pang mga commemorative old coins eh, di ba? Well guys, maraming salamat, yan po ang ating content. Huwag kalilimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat.